Yun, mga kasabong, andito muli ako, si Polisi ako. So, pag-usapan natin ngayon kung paano manalo sa sabong at ang legality ng sabong. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Actually, yung sabong talaga, wala talagang perfecto. So, ang sa akin lang dito yung possibility. Diba? So, unahin natin yung legality ng sabong. Guys. So, actually guys, yung sabong, dalawang klase yan, yung legal at illegal. So, pag sinabing legal, yung may permit, tulad ng mga cities, mga pinamahalaan ng mga LGU, sila yung legal. May mga permit to operate yan. Ang illegal naman, yung mga atupada na walang permit, siguro yung pagpiesta, consideration yun. So, humihingi din po ng permit yun. Pero in regular na tatupada na walang permit, ay illegal yan at mayroong parusa ang kriminal ang mahuli dyan. Lalong-lalo na kapag malakas yung ebidensya, nahulihan ka ng manok, mismo sa tupada na raid, doon ka, mabigat po ang parusa, criminal case. So kung ikaw ay inaalagaan mo ang pangalan mo, ay maaaring madungisan ng dahil sa tupada. So, yun. So, pag-usapan naman natin ngayon yung kung paano talaga mananalo, no? So, actually, wala talagang perfecto sa sabong. Ang alam kong, ang sigurado akong laging panalo dyan ay yung mga nandyan, yung may sabungan. So, matik yun. Yung mga Kristo, yung mga nagtitinda sa paligid, araw-araw po sila ang panalo. So, tayong mga mananabong, may tinatawag talaga na alat. So, ngayon, ang sa akin lang, no, ang madalas kong ginagamit dito yung eskalera. So, yung eskalera po kasi ay talagang kung isa kang makilatis na manok at nagtatrabisiya ka lamang, no, wala ka talagang alaga. Kasi pag ang alaga ay magastos, mula sisiw hanggang panglaban mo ay napakagastos. Pero kung i-apply natin yung, kasi kung madalas kayo sa sabungan, araw-araw, ay walang tatagal ng alagang manok sa inyo. Kasi araw-araw ka nasa sabungan, araw-araw ka maglalaban. So, preferred natin yung escalera or trabisilla lamang. So, paano po ito? So, sa escalera po ay medyo matagal nga ang proseso. At swertihan din minsan pag natahi ka ng siguro 5 or 6, 7 mabigat na siguro doon lang tayo hanggang 5 hanggang 5 taya lang tayo. So tatantahin natin, depende yan sa ating kapital. For example, yung kapital mo ay halagang 3,000 to 5,000 pesos lamang, since na araw-araw naman tayo ay nasa sabungan, so konting halaga lang yung kailangan natin. Siguro kung hindi ka naman big timer, isa kang small timer at pang kape at pang bigas-bigas lamang ang kailangan mo, no? At before ako ginawa ko to ay eskalera. Kailangan medyo, for example, ang eskalera ay yun, 2 4 8 16 hanggang 3, 4 or 5 taya ka lang. So, siguro pag nag 5 or 6, medyo talagang sobrang alat mo na. So, simple. Napaka-alat mo na kung sa isa 3 taya mo or 4, hindi ka tumama. Siguro, ang best na gawin mo dyan ay umuwi ka na lang at maligo. Diba? Kasi sa eskalera guys, ang preferred natin dito hanggang 5 lang. Sa halagang 200 pesos lang yung tatangay mo. Kasi ang bato mo dyan, yung kapital mo, ay halagang 3 to 5K. 3K to 5K. Pag sumala ka ng 5, ay hindi mo na kayang habulin yung malaking halaga. Hanggang doon lang yung eskalera. Hanggang 4 or 5 taya. Sa halagang 200. Ipo. Even sa negosyo, no, applicable niya. Mag-negosyo ka, isiguraduhin mo may pambawi ka pa kung matalo. So, yun po ang logic nun. Pag tumaya ka, siguraduhin mo mayroon kang pambawi. Ngayon, kung talagang wala ka ng chance, wala kang pambawi, huwag ka nang
tumaya. Yun po. Ang lamang talaga dito kung meron ka, eh, mag-aalaga ka ng manok. At alam mo yung history ng manok. Alam mo yung laro. Alam mo yung capacity. Yun talaga ang pinaka-the best na tinatawag sa sabong, no? Pangalawa na lamang yung swerte. Kasi ang unang tinitingnan natin dito yung bloodline ng manok, yung conditioning, pag-aalaga nga, saka yung laro. So, kung sa dami-dami ng manok, eh, base sa aking experience, ha, sa alaga mong 10 hanggang 20, dalawa lang dyan ang magaling. Dalawa lang. Hindi lahat yan magaling. Kasi kung maganda yung manok, maganda rin yung kalaban. So, paangatan sila ng pwesto. So, swerte na lang kung yung manok mo talaga ay tinatawag na above expectation yung laro. Meron ganun. Even ako ay danas ko yan. Talagang sa alaga kong manok, sa alaga naming manok, nagre-range siya ng 10 to 20. Dalawa lang yung magaling dyan. And the rest, parehas lang o tama lang o kaya tamang pansugal talaga. Kung pupusta ka nga, ang dalang 10,000, ipupusta mo ay 1,000 lang. 3,000. Pero yung dalawang manok na yon, pag yun ang napalaban, ang dalang mong 10, gusto mo pang mangutang para ipusta. Yun po yung lamang na nag-aalaga. Pero sa Trebisiya po, eh, hindi mo na masusundan yung background ng manok. So, minsan, kilatis na lang, tantsahan. Kaya, sugal talaga. So, dito natin i-apply yung iskalira. Diba? So, yun po ang tips ng sabong natin. Sana ay nagustuhan nyo. Asahan nyo po na maghahanap pa tayong magagandang video para sa kasabong natin. So, kung mayroon po kayong comment, so, my name is Policia ko. So, nag-a-upload po tayong mga criminal law. So, isa po tayong criminalistic. Ibig sabihin, nakapasa po tayo sa board kung kailangan nyo po ng assistant regarding sa criminalistic at legality. At remember po, hindi po tayo abogado. Iba po yung abogado, so iba po yung criminalistic. So, yung criminalistic po ay nakapag-aral ng criminologist at nakapasa sa board. At sila po yung nadidetermine kung nagkagather ng evidence sa pag-regarding sa kaso hanggang sa mag-file. Pag nakapile naman po, iyon po ang trabaho ng abogado. So, determine kung mayroon bang probable cause, kung tama ba yung pag-gather ng polis, nasa legal ba, sa legal basis ba, iyon po ang abogado. Iyon po, maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa ating mga videos. At sana po ay nakatulong sa inyo itong videos na to. At sa asahan nyo po, magbibigay po tayo ng another information sa mga credit cards po, mayroon din po tayo. Hanggang sa muli po, thank you for watching. My name is Policia ko.